and music. And this is once again ang ating segment, DJ Love Moments. At ang ating leader sender for today ay itatago natin sa pangalan Jessica. There, DJ Love Moments. Ako po ay si Jessica. Nakatira po kami sa tinatawag nilang Gold City, na kung saan ang kabuhayan ng lahat ng tao ay gold. Doon ko naranasan, Mami Mayan, ang umibig sa unang pagkakataon. Kasama ko ang aking mga magulang na naninirahan sa tinatawag nilang Gold City Mountain. At doon ko nakilala ang unang taong nagpapatibok ng aking puso. Masarap pala ang magmahal, DJ Love Moments. Siyempre, first time, akala ko lahat ay walang katapusan. Akala ko lagi na lang masaya, laging puno ng romantika. Yun lang pala ang akala ko. Dahil dumating kami sa unang pagsubok ng aming buhay. Dahil ang lalaking iniibig ko ay tinatawag nilang Takaw-gulo. Lahat ng away ng mga kaibigan niya, sinasalo niya. Lahat ng kaibigan niya ay kanyang pinagtatanggol na kahit wala na sa lugar. Alam mo yung ramdam na ramdam mo na mas mahal niya mga barkada niya kaysa sa akin? Ganun ba talaga ang pagmamahal, Mami? Laging sa una lang masarap, at paglaon ay nawawala ng paunti-unti. Lalo pang nadagdagdagan ang problema namin, Mami Mayan. Dahil ayaw ng magulang ko sa kanya. Dahil anong buhay daw o anong taas ng buhay ang kaya niyang ibigay sa katulad ko. Alam kong mahal ako ng lalaki ko. At alam ko din na mahal ako ng magulang ko. Kaya nahirapan akong umili, Mami Mayan. Sobra-sobrang minahal ko ang aking first boyfriend. Siguro nga sabi nila, first love never dies. Kaya bawat sabihin ng magulang ko ay kinukontra ko. Dahil mas gusto kong ipaglaban siya. Mabait naman siya, Mami Megan. Dahil siya ay gitarista ng aming simbahan. Siya ay choir. Katulad ko din siyang kumakanta. Kaya kahit hindi siya kagwapuhan, marami siyang tagahanga. Dahil sobrang lamig ng boses niya. Ika nga, kapag kumanta siya,
Lady Love mo, miss. Laglag daw ang lahat ng panty ng mga kababaihan. Yun ang lagi kong naririnig, Lady Love mo, miss. Kaya minsan, nagiging insecure ako. Dahil, ang dami kong kalaban sa kanya. Hindi lang mga barkada niya, kung hindi, pati ang lahat ng mga kababaihan na nakikinig sa kanta niya. Ganun ba talaga? Pag nagmahal ka, kailangan tanggapin mo lahat ng kamalian, ng kakulangan, at kung ano siya. At dahil sa hindi ko na napipigilan ang nararamdaman ko, Deji Love Mo, miss, nag-decide ang aking magulang na ilayo ako sa aming lugar. Pinadala niya ako sa aking tita sa Maynila at doon nagtrabaho ako. Biglang naputol, Deji Love Mo, miss, aming pagmamahalan. Dahil at that moment ay 16 years old pa lamang ako. Ika nga underage. So kailangan sumunod ka sa magulang mo. Wala akong nagawa, Deji Love Mo, miss, kundi ang lumayo at tinanggap ang aking kapalaran. At napunta nga ako sa Maynila. Wala akong ginawa kundi magpakabait, nagtrabaho, at sumunod sa tita ko. Para isang araw, mamulat ako na pinapauwi na ako ng magulang ko. Ang araw ay ginawa kong gabi. Ang gabi ay ginawa kong araw sa pagtatrabaho. Dahil mas nai-excite ako sa aking maaabot ng pag-uwi ko ng aking lugar. Mahirap ang malayo sa minamahal, Deji Love Mo, miss. Masyadong masakit. Umiiyak ako gabi-gabi. Kahit saan. Pero tinitiis ko ang lahat. Dahil nag-expect ako na may babalikan ako. Dahil iniisip ko, Deji Love Mo, miss, na doon ko masusubukan ang kanyang pagmamahal. Na sa pamamagitan ng aking paglayo, lalo niya akong mahalin. Lalo niya akong ituring ang pamilya niya. Kaya pabilisin natin ang ating panahon. After 2 years ng pagtatrabaho ko sa Maynila, bumalik ako sa aming lugar. Sobrang excited ako, Deji Love Mo, miss. Makikita ko na ang taong minamahal ko. Dahil aaminin ko sa inyo, Deji Love Mo, miss, nasa loob ng 2 taon, walang nagbabago sa aking nararamdaman. Siya pa rin ang mahal ko. Siya pa rin ang nag-iisang tinitibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, Deji Love Mo, miss, na habang papalapit ako, lalong kumakabog-kabog ang aking dibdib. Dahil sa pagdating ko sa amin, Deji Love Mo, miss, hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakitang sumalubong sa akin. Sobrang nadismaya ako, Deji Love Mo, miss. Sabi ko sa sarili ko, 2 years is not enough. Sa tagal kong nawala, hindi man lang ba niya ako na-miss? Sa tagal kong nawala, Deji Love Mo, miss,
hindi man lang niya ako naaalala. Naiintindihan ko, DJ Love Mommies, dahil nung unang panahon, hindi pa uso ang cellphone, hindi pa uso ang Facebook. Kaya as in totaling putol communication kami. Kaya wala akong nagawa, DJ Love Mommies, kundi nung Sunday, dahil excited ako, nagpunta ako sa church namin. Dahil misa, siya pa rin yung gitarista at siya pa rin yung kumakanta. Nung dumating ako sa simbahan, DJ Love Mommies, medyo alok siya. Hindi niya ako tinitingnan. Parang ayaw niya akong tingnan. Or should I say, hindi niya ako pinansin. Nagtataka ako, DJ Love Mommies, bakit gano'n? Dahil 2 years na nawala ako, ganun-ganun na lang. At yun na nga, DJ Love Mommies, nabalitaan ko sa aking mga kaibigan na meron na pala siyang iba. At kasama ko pa sa simbahan. And sad to say, best friend ko pa. Kaya pala yung best friend ko ayaw din lumapit sa akin. Dahil pala, may kasalanan silang nagawa. Dahil honestly, hindi naman kami nagkahiwalay. Hindi lang kami nagkausap dahil dinala ako ng aking magulang sa Maynila. Sobra akong nalungkot, DJ Love Mommies, habang nakikinig ako ng misa. Tumutulo ang aking luha. Pinipigilan ko naman, DJ Love Mommies, pero sobra akong nasaktan. Masyado akong nasaktan. Dahil it's unfair to me, dahil wala naman akong nagawa sa sila. Pero bakit ganun-ganun na lang kung sila ay magbago? Bakit ganun-ganun na lang magbago ang pag-ibig niya? Pilit kong kinakalimutan ng lahat, DJ Love Mommies. But one day, nag-reach out siya sa akin at kinausap niya. Humihingi siya ng tawa, DJ Love Mommies, at ang sabi niya, hindi daw niya sinasadya. At ako pa rin daw yung totoong mahal niya. At handa siyang bumalik sa akin at iwanan ang best friend ko. Masakit, diba? Ganon? Dahil nandito na ako, babalikan niya ako. At ano? Katulad nila, sasaktan ko ang best friend ko. Kaya hindi ko alam, DJ Love Mommies, naguguluhan ako. Ano kaya ang dapat kong gawin? Sa tingin mo ba, DJ Love Mommies, pwede pa kaming maging masaya despite of what happened? Pwede pa kaming magmahalan ulit after nang nangyari sa amin? Please tulungan niyo naman ako. Paki-comment naman habang ako'y nag-iisip. Maraming salamat, Mami Mayan, for DJ Love Mommies. Sana mapayuhan niyo ako sa aking tamang gawin. Tama nga ba na ang first love never dies? Maraming salamat, DJ Love Mommies. At ito, si Jessica, ang inyong followers na nakikinig sa mga istorya. Maraming salamat at binigyan niyo ng buhay
ang aking silirami. Ayan, thank you so much sa ating letter sender for today na si Jessica. Ayan, kung para sa akin, Jessica, para sa iyong digital mommies, alam kong mahirap gawin. Alam kong mahirap tanggapin. Pero itong tandaan mo, anak, minsan ka na niyang niloko. Minsan ka na niyang sinaktan. At minsan ka na niyang iniwanan. Alam mo na hindi pa naman kayo naghiwalay. At kung talagang mahal ka ng taong ito, nag-antay siya sa'yo. At kung talagang mahal ka ng taong ito, hindi ka ipagpapalit sa best friend mo pa. Kaya kung ako sa'yo, anak, a lot of people deserve of your love. Maraming tao na kaya kang tanggapin kung sino pa. At unang-una, inaiwan na siya ng magulang mo. That's better. Piliin mo yung taong mahal ka. At hindi yung taong ikaw ang nagmamahal. Yes, second chance daw ay masarap. Pero, ganun pa din yun. Dahil hindi kayo tanggap ng magulang mo. Ni hindi ka maman lang niya ipinaglaban nung inilayo ka ng magulang mo. So bakit mo siya pag-aaksaya ng panahon? Ayan sa aking mga listener dyan, kung nakikinig kayo, bigyan natin ng isang magandang payo ang ating letter sender for today. Maliban sa mga sinabi ko, baka meron pa kayong masabi. At ito ulit ang inyong DJ Love Mommies na nagsasabing mag-antay ka ng taong mahal ka. Dahil madali na lang matutunan ang pagmamahal kapag inalay niya sa'yo ang buhay niya. Kapag ibinigay niya sa'yo ang kanyang respeto. At kapag minahal ka ng buong puso. This is your Digi Love Mommy, Seth. Maraming salamat.